guys and welcome. Welcome again to another vlog of the Seaman Vlogger. For today's vlog, tuturuan ko kayo kung paano nga pa mag-balas exchange. So, what we are waiting for? I'm excited. Let's begin. So, balas exchange. So, bakit nga ba nagbabalas exchange ang mga barkong hindi loaded or sabihin natin in ballast condition? Para yan hindi makapagkalat or sabihin natin hindi makapag-transfer ng mga parasite, alien or species sa ibang country. Kasi ang barko, pag wasa nag-discharging yan, kumukuha kami ng seawater sa puerto, which is sinasaction yan ng ballast pump, tapos nilalagay sa ballast tank para sa stability ng barko. Ngayon, yung tubig na yun is minsan meron nakukuha na mga species. Halimbawa, jellyfish, isda, tahong, or any microorganisms, natatransfer yun ng barko sa kanyang port of destination. So, ngayon ang problema dun, pag yung species na yun or yung parasite na yun, dinischarge namin, which is talagang kailangan namin mag-discharge ng ballast. So, pag discharge yun sa isang lugar na wala siyang predator, so siya yung magiging domain or siya yung magiging hari doon. So ngayon, walang papatay sa kanya. So mangyayari, masisira yung ecosystem ng isang lugar na kung saan natapon yung parasite na yun or yung alien na yun. So parang ganito yung mga example ng natatransfer na mga species or alien or microorganism sa ibang lugar o sa ibang bansa na nakakasira ng ecosystem nila. So ayan guys, alam nyo na kung ano-ano yung mga species na natatransfer ng barko pag lumipat sa port of destination. Tapos meron pa yung isang pagkakaalam ko, yung red tide. Yan, galing yan sa ibang bansa, tapos sa transfer na lang dito katulad sa Pilipinas, kaya meron na tayong red tide. Tapos yung isa rin yung nasabi nga, yung jellyfish. So yung jellyfish na yun, usually may kumakain sa kanya. Ang problema, yung napuntahan niyang lugar o natapon siya, pinagtapunan niyang lugar is walang kumakain sa kanya. Kaya ngayon, inuubos niya yung isda. I think parang nasa bandang Middle East yun. Kaya ngayon yung mga fisherman doon, walang mahuling isda. So ayan guys, ito na yung pinaka main part ng vlog. Nandito ako ngayon sa cargo control room. Kung nakikita nyo ang aking background, yan ang aking opisina. At kung saan ako naglo-loading or discharging ng cargo at ng ballast. So ngayon ongoing yung ballast exchange namin. So ayan, tuturo ko sa inyo yung aking first step hanggang last step. So yung first step is dapat gumawa ka ng plan. Mag-discharge, mag-load ng ballast. Ngayon yung ano na yan, yung mga sequence na yan, kunyari, bawa. Yan, number 1, start before discharge, di ba? Tapos number 2, yun, discharge, 4 peak tank, 3 port, 5 starboard after peak. Nakukuha yan dun sa ballast water management plan ng barko. At kada barko, meron kanya-kanyang ballast management plan na approved ng class. So, dun yung malalaman kung ano yung mga tangke. Kunyari, sa step 1, ito, di ba? Sa step 2, yan naman, di ba? So, ngayon, nasa na ba ako? So, nag-discharge ako ng 3 starboard at saka ng 5 port. So, nasa plan na ako. Excuse me. Yan. So, nandito ako sa stage 4 ko. So, syempre, pag nag-plan kayo sa Loadicator, makikita nyo yung mga figures. Yan. Yung mga draft mo, yung stress ng barko, kung safe ba, yung shear forces, 61. Yung bending moment, 91. Alam po, mataas ang bending moment. Pero, as per dun sa may plan, na okay lang na 91% yan.
Yan. So ngayon, dito naman tayo sa linyada ng mga balas tank. So nagdi-discharge ako ng 3 starboard yan. So paano siya nadi-discharge? So ito yung suction niya, tsaka stripping valve, main valve, stripping valve, tapos dito. Yan. Yan. So dito siya dumadaan. Tapos yan, ito yung bomba. So kung makikita nyo, bukas yan kasi dalawang bomba gamit ko. Yan, so nag-sharing sila. Dito naman sa kabila, ano bang tank ito? Tingnan natin. So sa 5 port naman to, diba? Yan. So ayan, dito na tayo, diba? So yan, ito yung dalawa di, ano, linya, mag-join. So dito, yun, nakabukas to. So tapon siya sa starboard side, overboard. So ganyan ang, ganito ang itsura ng ballast overboard pag nagdi-discharge ka ng ballast. Yan, so overboard, pag nagdi-discharge ka, pwede rin naman dito, gravity ang tawag namin doon. Dito ka mag-discharge, pero hindi ka gagamit ng bomba. Ginagamit lang yung gravity pag halimbawa, ito. Yan, nakita nyo yung one wings na yan, one port, ito. One starport, pag mataas yan, pwede mong i-discharge by gravity yan. So, mas mabilis pa sa capacity ng ballast pump mo yan. So, manghihina yan or mawawala ka ng discharge pag once na yung inage nyan is papantay dito sa midship draft mo or sa forward draft. Forward draft pala, sorry. Kasi nasa forward part to. Yan. So ngayon, pag-suction naman, syempre, dito muna. So hindi muna ako mag-suction na kasi nag-discharge ako eh. So pakita ko na sa inyo. So kung magbabalas naman or mag-take in ng ballast, kunyari, naging itong 3 starboard at saka 5 port. Pag kunyari, na 0.5 or 0.1 ko na yan. So ngayon, mag-take in naman ako. So ang setup ng in is bubuksan ko to. Pagbukas yan, papasok ang seawater dito. Yan. So sasarado ko to. Dito siya ngayon papasok. Yan. Tapos bubuksan ko to. Dito naman siya ngayon pupunta. Ito sarado to ha. So dito eh, sarado rin to. So pag ganyan siya, bukas to. Yan. So pupunta ulit siya sa 3 starboard at sa 5 port. Tapos sa proa, meron akong crossover, ayan. So bukas yan, so pwede siyang pumunta dun, pwede siyang pumunta dyan. So ganyan yung setup ko sa pagbabalas exchange. So ayan guys, ito naman yung setup pag ballasting na ako or taking in yung seawater sa ating ballast tank. So from CCS, yan, bukas to, bukas yan. Ito, sarado to kasi ito yung ginagamit sa discharge. Sarado. So ngayon dito pupunta yung tubig sa dalawang ballast pump. Yan. Tapos bukas to kasi ito yung papuntang ballast. So 5 port. Tapos yung isa naman. So bukas to. Yan. 3 starboard. At syempre meron tayong crossover. So pwede siya pumunta sa kaliwa, pumunta sa kanan, port or starboard. At syempre, sarado din itong isang valvula na pa-overboard. Ito kasi manual, so okay lang yan na nakabukas sa loob ng pump room kasi meron ka namang na-control na hydraulic valve dito. Tapos kung titignan nyo, 3 starboard o, tingnan natin kung may pumapasok ha. So ang target ko sa kanya is 20.3. O yun, so 0.71, sabihin may pumapasok na. Tingnan natin sa 5 starboard, 0.68. Tingnan natin kung tataas. So ang target ko rin is 20.3 meters. Yan, so 0.71. So ibig sabihin may pumapasok sa loob ng ballast tank. So hihintayin ko yung ganyang ano niya, 20.3. Tapos mag-transfer ako sa next stage ng ballast tank ko. So pag once na napupuno na ako, kung makikita nyo yung density is 1.015, yan ang density ng brackish water dito sa Black Sea.
Yan. So, ibig sabihin, pag nagtitingin na ako, yan yung density niya. So, nilalagay ko na siya. Pero pag hindi ko pa siya nababar 16, so ito yung, wait, malayo. Yan, 1.025 yung sea water sa Mediterranean Sea. At syempre, kung nagbabar 16 ka, dapat naka-online yung load indicator mo para makita mo yung stress ng barko. Katulad yan. Yung shear forces niya, 50%. Bending moments niya, 75%. Yung propeller immersion ko, so nakalubog na 103%. That's good. Tapos yung trim ko, yan. Yung drop forward enough. Tapos meron din to yung, yan. Yung, makikita mo dyan. Yung shear forces and bending moment kung over ka na. Yan. So naka-online yan, guys. So every, parang sinet up ko siya ng every 1 minute, nagbabago yung condition niyan as per actual condition ng barko. At syempre, naka-monitor din ako dito. Diba? So nakita mo yung 3 starboard, yan, 9.46 na, 5 starboard, 8.40 na. So pag once na ganun na yan, nag-empty na yan, so magti-take in naman ako ng bala. So naturo ko naman sa inyo yung lineup, diba? So dito papasok, tapos papasok dyan. So ayan, guys, ngayon, na-explain ko sa inyo or kahit paano nagkaroon kayo ng idea kung paano nga ba mag-ballast exchange si Chief Mate. So ayan, guys, tapos na po ang ating vlog. Pero syempre, bago natin tapusin ang vlog, ipapakita po natin ang mga shoutouts. So ito po sila. So yan, guys, kung gusto nyo na shoutout, kindly comment down below. Yan, dyan sa baba. Tapos pag gagawa ako ng bagong vlog, syempre ipapakita natin yan. And guys, meron po akong second channel. Ang pangalan niya po ay Tano Rider. So ngayon, kung mahilig po kayo sa breakfast ride, sa long ride, sa endurance ride, yung page ko na yun or yung channel na yan, yan ang swak sa inyo. So ganito po ginagawa ko dyan. Guys, so paki-support po yung second channel ko. Ang pangalan po Tano Rider. Yan po yung logo sa taas. Paki-like and subscribe po ang YouTube channel niya at Facebook page. So guys, thank you very much. I completed my vlog. See you on my next vlog.